mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang araw, probinsya ng Aklan. Magandang araw, Kalibo. Ito ang Kalibo Cable News. Narito ang mga nangungunang balita sa araw na ito. Kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Aklan tumataas. Alamin sa report ni Judy Di Vicente. Umalo na sa 5,543 ang kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa probinsya ng Aklan as of July 13, 2021. Ito ay matapos madagdagan ng 150 na bagong kaso sa loob lamang ng isang araw. Batay sa datos ng Aklan Provincial Epidemiology and Surveillance Unit ng Provincial Health Office Aklan, ito ay kinabibilangan ng 48 galing sa bayan ng Kalibo, 37 sa Borwanga, 24 sa Nabas, 16 sa New Washington, 10 sa Makato, 7 sa Malay, 2 sa Altavas, Balete at Ibahay, habang tig-iisa naman sa Malinaw at Numansha. Sa kabuuan, 911 na ang aktibong kaso ng probinsya, 757 ang naka-facility quarantine, 78 ang naka-home quarantine, 76 ang admitted at 123 ang mga namatay. Samantala, nadagdaga naman ng 87 ang mga gumaling. Sa ngayon, umabot na sa 4,509 ang mga naka-recover. Pinapayuhan ng publiko na maging maingat at sumunod sa mga ipinapatupad na health protocols para maiwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19. Jorely Vicente, Kalibo Cable News. National IATF inirekomendang ilagay sa mas mahigpit na quarantine classification ang mga lugar sa Western Visayas. May report si Randy Nacuspag. Kabilang ang Aklan sa mga lugar na inirekomenda ng National IATF na isailalim sa mas mahigpit na quarantine classification o Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ simula July 16 hanggang katapusan ng buwan ng Hulyo. Dahilan ito ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa probinsya ng Aklan. Nakatakda namang mag-apila ang probinsya ng Aklan sa pamamagitan ni Governor Florencio Miraflores sa National Interagency Task Force na panitilihing nasa General Community Quarantine Classification ang probinsya ng Aklan. Sa kabila ng pagdami ng kaso ng COVID-19 sa probinsya, ay stricto namang ipinapatupad ang mga health protocols. Samantala, kabilang sa mga inirekomendang mga lugar sa Western Visayas na isailalim sa Enhanced Community Quarantine simula July 16 hanggang 31 ang Iloilo City at Iloilo Province. Sa Modified Enhanced Community Quarantine ay ang lugar ng Aklan, Bacolod, Antique at Capiz. General Community Quarantine naman sa Guimaras at Negros Occidental. Batay sa report na natanggap ng Kalibo Cable News, mag-aapila si Mayor Jerry Treñas at Governor Arthur Defensor Jr. sa National IATF tungkol sa nasabing bagong quarantine classification. Ayon kay Mayor Treñas, hindi nila kayang ipasara ang mga negosyo kapag isailalim sa SEQ ang Iloilo City dahil marami ang mawawala ng trabaho at ang lahat ay mailalagay sa mahirap na sitwasyon. Sa kabila nito, umapila rin ang Bacolod Mayor na si Bing Leonardia na huwag ring ilagay sa MECQ ang Bacolod dahil bumaba na sa 42% ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa nakaraang 2 linggo sa syudad. Ngayong araw lamang ang binigay ng National IATF na umapila ang local government tungkol sa nasabing quarantine classification at inaasahan naman na mapapakinggan ang hinain ng mga alkalde at ng mga gobernador. Randy Nacuspag, Kalibo Cable News. Pagbabakuna sa mga tourism workers sa isang mall sa Boracay naging matagumpay. Mahigit 500 na mga tourism workers at iba pang nagtatrabaho sa essential services ang matagumpay na nabakunahan sa City Mall Boracay noong June 12, araw ng Lunes. Matatandaan na 3,000 COVID-19 vaccines ang ibinigay ng Department of Tourism sa mga tourism workers ng Boracay at nag-umpisa ang kanilang vaccination rollout noong July 7 sa Paradise Garden Resort at itinuloy ito sa City Mall Boracay kung saan ito ang bagong vaccination area sa isla.
sa tulong ng LGU Malay, private sectors at mga trained volunteers ng Municipal Health Office ng Malay, naging maayos at matiwasay ang vaccination rollout para sa ating mga tourism workers sa isla ng Boracay. John Juan Aguarin, Kalibo Cable News. ₱26.3 billion na hydropower plant ipapatayo sa bayan ng Malay sa Aklan. Alamin sa report ni Rio Trico. Magpapatayo ang Strategic Power Development Corporation o SPDC, isang subsidiary ng SMC Global Power Holdings Corporation, ng bagong hydropower plant dito sa probinsya ng Aklan, partikular sa bayan ng Malay, ng 300 MW pump storage hydropower facility. Kapag nakumpleto ang proyekto, malaki ang maiambag nito sa renewable energy requirements sa Visayas at makakatulong rin ito na mag-stabilize ng supply ng kuryente sa mga power grid kapag nasa peak hours. Magsisimula ang construction ng planta sa first quarter ng 2022 at inaasahang tatagal ng 4 taon at 5 buwan bago matapos ang proyekto. Ayon sa SPDC, magsisimula lamang ang construction kapag nakakuha na ng kinakailangang permits, kasama na ang Environmental Compliance Certificate. Ang naturang proyekto ay may sakop na 122.7 hectares na land area. Dagdag pa ng kumpanya, malaki ang magiging benepisyo ng lokal na pamahalaan mula sa proyekto dahil magbibigay ito ng karagdagang kita sa pamamagitan ng local taxes. Magkakaroon rin ng 1 cents per kilowatt hour share ang host community sa maibibentang supply ng kuryente. Napag-alamang unti-unting nagtatransisyon ng SMC Global Power sa pamamagitan ng pagpapatayo ng plantang gumagamit ng renewable energy para mabawasan ang carbon footprint at makakatulong sa bansa sa pagbibigay ng maaasahan at murang kuryente. Rio Trico, Kalibo Cable News. Teenage pregnancy sa Aklan bumaba ngayong panahon ng pandemya. Alamin sa report ni Era Joy Briones. Naitala ng Commission on Population or PAPCOM Aklan na bumaba ang bilang ng mga teenage pregnancy. Ayon kay Paul Adrian Pilayo, Gender and Development Officer ng PAPCOM Aklan, ito anya ang unang pagkakataon na hindi nakalampas sa 1,000 ang bilang ng kabataan na nabuntis base sa datos. Meron lamang 686 ang naitala noong nakaraang taon. Dagdag pa ni Pilayo, 10% lamang ng kabuuang deliveries ng panganganak na sakop ng teenage pregnancy. Ngunit sa kabilang dako naman, tumaas ang bilang ng mga kabataang nagkakaroon ng mental health issues. Anya, tumataas ang kaso ng depresyon at attempted suicide sa probinsya ng Aklan nang magsimula ang pandemya. Nakikita nilang rason dito ay ang kakulangan ng social interaction ng mga kabataan. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Adobo at iba pang sikat na pagkain Pinoy gagawa ng national standards ng DDI. Bumuo ang Department of Trade and Industry ng komite na babalangkas sa Philippine National Standards pagdating sa pagluluto ng mga sikat na pagkain Pinoy gaya ng adobo, sinigang, sisig at lechon. Ibig sabihin, magkakaroon na ng basic na Philippine adobo bilang benchmark. Layo nito na mapanatili ang pagkakalinanlan ng Filipino food culture sa kabila ng iba't ibang teknik o sikreto ng ilan sa pagluluto nito. Nilinaw naman ng DTI na kailangan lamang ang standards nito para maipromote ang Filipino cuisine sa ibang bansa at upang hindi magkarituhan sa lasa ng mga putahe. Samantala, ang komite ay pangungunahan ni Chef Glenda Barreto, ang founder ng Via Mare Corporation, kasama ang ilan pang personalidad sa larangan ng food manufacturing, processing at food technology. John Juan Aguarin, Kalibo Cable News. COVID-19 booster shot sa Pilipinas, kailangan pang pag-aralan. May report si Era Joy Briones. Ipiniliwanag ni Dr. Jaime Montoya, Executive Director ng Council for Health Research and Development, na wala pang malinaw na pag-aaral kung kailangan talaga ang booster shots at kung gaano kadalas ang magiging pagtuturok. Ayon kay Montoya, ang nagsasabi pa lang na mabisa at maganda ang booster shots ay ang mismong mga gumagawa ng bakuna.
Dagdagan niya na mahalagang magkaroon muna ng independent study bago tanggapin sa ating bansa ang pagtuturok ng dagdag na panlaban sa COVID-19. Pinawi din ito ang pangamba ng marami na baka sila ay ma-overdose dahil wala namang nakikitang ganong problema sa pagbibigay ng panibagong bakuna. Era Joy Briones, Kalibo Cable News. Mayong adlaw sa tanan, yaring aton latest update sa lakad sa ang panahon sining adlaw Miyerkules, Hulyo 14, 2021. Sa subong adlaw mayara kita ginabantayan nga isa ka low pressure area. As of 3 a.m. uli nga nakitaan 20 kilometers east-northeast ang Katarman Northern Samar. Ang ini nga low pressure area, manubo man lang ang tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo kag ginalauman nga malusaw within the next 12 to 24 hours. Sa subong continuous monitoring kita kayang ining weather system posible magdala sa bilog na Visayas sang magalumon na kalangitan may mga dalaman yung mga lapta-lapta ang mga pag-ulan kag mga thunderstorms. Para naman sa kondisyon sa aton hangin kag kadagatan, mahina tubtob kasarangan nga hangin gikan na sidlangan pagadto na bagat na nakatundan ang magahuyop subong sa Western Visayas kag magadalaman sang makanay tubtob kasarangan yung mga pagbalod sa kadagatan. Diri sa Iloilo ang aton nga dagat magahunas alas 8:41 karon sa gabi na may kanubuan nga negative 0.07 meters kag magataob alas 2:53 buwas sa kagaon na may kataason nga 0.92 meters. Ang antad naman sang aton temperatura diri sa Western Visayas magasugod alin 25 tubtob 31 degrees Celsius. Diri sa Iloilo ang aton nga adlaw magatunod alas 6:17 karon nga kasisidmon pag-abutlak naman alas 5:35 buwasaga. Para sa mga dugang nga impormasyon, bisita lang aton yung official website www.bagong.pagasa.ust.gov.ph pati na ang aton mga social media accounts. Kagamayad tong latest update sa aton nga panahon, gikan diri sa Pag-asa Iloilo Radar Station, ini si John Michael Jongon, mayong adlaw kag madamo gid nga salamat. At iyan ang mga nakalap na balita ngayong araw. Ako po si John Ronald Guarina at ito ang Kalibo Cable News. Magandang araw!